kailanman di pa babayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang alam mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago ang ako mo. Salita mo'y pangahawakan sa iyo lamang. Sa sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong sumpungan ka sa dakong lihim. Ang pagpuri ko tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko'y tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat today is Lord's Day, it's Sunday, it's special day and it's holy day. Kaya nararapat lang po na tayo po ay magkaisa, gaya ng sabi sa Hebrew chapter 10 verse 25 na nabanggit po ni Pastor John last week, na hindi po natin dapat kalimutan ang araw ng pagsamba sapagkat nalalaman natin na nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Kaya happy Sunday po sa ating lahat, and today is Sunday and tayo po ay makikinig
ng mensahe ng Panginoong Diyos. Pero bago po yun, tayo po muna ay yumuko. Inaanyayahan ko po kayo kung saan man kayo naroon. Ay, tayo po ay dumulog sa Diyos at tayo po ay manalangin. Sige po, tayo po lahat ay yumuko. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Nagpapasalamat kami dahil patuloy po kayong nag-iingat sa amin sa kabila ng krisis na aming pong hinaharap. At alam po namin, Ama, na hindi niyo po kami pabayaan, hindi niyo po kami iiwan. Patuloy ang inyong provision, ang inyong pagpapala, pagbibigay ng aming mga pangailangan, pag-iingat sa amin, Panginoon. Especially, Panginoon, sa sakit na aming pong kinakaharap ngayon, O God, dalayan po namin na hindi po kami madapuan nito, Panginoon. Dalayan ko po, Panginoon, na patuloy po kayong kumilos sa mga anak po ninyo, and dalayan ko po, Panginoon, na patuloy niyo po kami palakasin, Ama, hindi lang po sa physical kundi sa spiritual, Panginoon. Ito po aming dalangin at humihingi po kami ng isang mensaheng practical na aming pong may sasapamuhay. And Lord, gamitin niyo po ako bilang tagapagsalita. Mangusap po kayo sa bawat nakikinig, Panginoon, sapagkat sinabihin niyo po kami na ang may pandinig ay makinig, Panginoon. Salamat po, Ama, sa inyong kapurian sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong topic sa umagang ito ay kukunin po natin sa Efeso chapter 4 verses 1 to 4. At nais ko po na hikayatin ang bawat isa na kung saan man po kayo naroon ay sumunod po kayo sa mensaheng ito at ating pong pag-aralan ang mensahe ng Panginoon, sapagkat ito po ay napaka-importante na dapat po nating malaman, especially dahil matagal po tayong na-stuck, ano po, at dalangin po natin na patuloy na mawala na itong sakit na ito, dalangin po natin, at habang nandyan pa rin yan ay patuloy po tayo mag-ingat at manalig po tayo sa Panginoon. Wag na wag po tayo mawawalan ng pag-asa. Ayan, sabi po dito sa Efeso chapter 4 verses 1 to 4, verse 1, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon, nagsasalita po dito si Apostol Pablo, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magmahalan kayo at magpasinsyahan sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May isang katawan at isang Espiritu tulad ng may iisang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. Tuloy po natin sa verse 5 and 6. Tayo'y may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. So, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Yung ating pong nabasa, ito po ay pakikiusap ni Apostol Pablo sa iglesia. And nung kanyang sinusulat ito po, ay siya ay nasa kulungan. So, imagine that, nakakulong po siya. Tayo, sa bahay lang tayo nakakulong dahil we are quarantined. Diba? But then, mas matindi po yung dinaranas ni Apostol Pablo. And he was in prison because of his faith. Dahil sa kanya pong paniniwala sa Panginoong Hesukristo. So, siya po ay tinawag na maging apostol. At nakita po natin doon yung kanya mga dinanas na pagsubok. Ganon din po tayo sa panahon ngayon. Matindi po ang dinaranas natin ng pagsubok. Dinaranas po natin na pagsubok ngayon ay pandemya na kung saan meron pong virus, pero during his time ang kanya naman pong kinakaharap ay persecution because of his faith sa kanya pong pananampalataya. Gayun pa man, habang siya ay nakakulong, meron po siyang pakiusap sa mga Kristiyano. Meron po siyang pakiusap sa mga taga-Efeso, meron po siyang pakiusap sa ating pong lahat. So verse 1, ang sabi niya po doon ay, mamuhay tayo ng nararapat sa tawag
na sa atin ay itinawag or maging worthy tayo sa ating pong calling. Ano bang tawag sa atin, mga kapatid? Born again? Anak ng Diyos? So, ano po ang pagkakadescribe ng Biblia po sa atin? Di ba? Maging maibigin. Ayan, alam po natin yung fruit of the Holy Spirit. 9 po yon, love. Present po ba sa atin yung love? Or meron po tayong kinaiinisan? Habang nakikinig po kayo ng mensahe ngayon, isipin nyo po baka meron po kayong kagalit. Love, joy, kaligayahan. Peace, inner peace, di ba? Pag sinabing peace, meron po tayong kapayapaan. And that is very important. Lalo na ngayon, marami pong hindi at peace ngayon dahil sa pangamba nila. Halos wala silang inner peace dahil natatakot sila na baka madapungan sila ng sakit. But as Christian, dapat meron po tayong inner peace na tinatawag. Love, joy, peace, patience. So, ang tagal po nating nagantay na matapos itong sakit na ito at hindi pa rin natatapos, gayunpaman, yung mga ginagawang hakbang ng gobyerno ay medyo na-relax na dahil sa mga improvement. But then, let us keep on praying na patuloy na maging maayos ng lahat. Love, joy, peace, patience, kindness, kabutihan. Naipapakita po ba natin yung kabutihan, especially sa panahong ito? Di po ba? So, marami pong itinuro itong pandemya na ito. Kamusta po kayo? Kayo po ba ay naging mas mabuti, mapagbigay? Di po ba? Kindness, goodness, kabutihan, kabaitan, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, ano pa ba yun? Self-control. Ayan. Yung mga bagay na po yun, kailangan makita po sa atin bilang mga Kristiyano. Kailangan makita natin na yung ministry or position, yung pagkatawag sa atin sa church ay napakahalaga. And as Christians, kailangan natin mamuhay ng nararapat sa ating pagkatawag. Ang punto po dito, mga kapatid, pinapakita ni Pablo na mahalaga mismo yung calling sa atin. Yung appointment, yung pagkakatalaga at pagkakatawag. Pero mga kapatid, ano ba yung calling natin sa Diyos? Ano ba yung pagkatawag sa atin ng Diyos? Di ba? Malalaman natin ito kung babasahin po natin yung mga previous chapters. So, chapter 1, 2, and 3, pero may mga verses lang po tayo na babasahin. Sabi po dito sa Efeso chapter 1, verse 4, bago palikhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo. That is one. So, God chose us. Diba? Even before, hindi pa tayo pinapanganak, matagal na panahon pa, pinili na niya tayo. Tapos, sabi po doon sa chapter 1 ng Ephesians or Efeso, verse 5, tayo kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesu Kristo. So, we are not only chosen, but we are already predestined na maging anak ng Diyos. Verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Tayo po ay na-redeem ng Panginoong Hesus Kristo. Verse 13, kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balitang nagdudulot ng kaligtasan. Sumasampalataya kayo kay Kristo at ipinagkakalob sa inyong ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. So we are sealed. Tinatakan po tayo ng banal na Espiritu. So yun po yung pagkatawag sa atin. Napakatindi po noon, napakahalagang malaman po natin dahil tayo pala ay tinatakan ng Holy Spirit. Amen? Ano pong ibig sabihin nun? Tayo po ay ligtas. And kung titignan po natin, we have the seal of the Holy Spirit nung tumanggap po tayo sa Panginoong Hesukristo. So praise God. Meron pa po. Sa Efeso chapter 2 naman, verse 7, sabi po doon, ginawa niya ito upang sa darating na mapanahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan
In English, unsearchable riches of Christ. Diba, gusto niya pong iparanas po yun sa atin. Chapter 3, verse 10. Meron po tayong tinutukoy dyan, meron po tayong misyon na kailangan po natin ipakita ang walang hanggang karunungan ng Diyos. Amen? So, nakikita po natin yung pagkatawag sa atin ay hindi basta-basta. At ang sabi ng Panginoon, 1 chapter 15, verse 16, kayo ay pinili ko, hindi kayo ang pumili sa akin. Natatandaan po natin yun. Kaya kailangan po natin ipagpasalamat yun sa Lord. Lord, salamat, pinili ninyo ako. Sa dinami-dami ng tao, di po ba? So, you are chosen by God. So, kailangan po natin, sabi ni Apostle Paul, mamuhay ng nararapat sa pagkatawag. Sa Efeso chapter 4, verse 3, balikan po natin. Sabi doon, pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan. Sa verse 2, sinabi dyan, kung paano natin pananatilihin ang pagkakaisa sa Espiritu. So, sabi doon, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon, at matyaga. Magmahalan kayo, ang ganda ng verse, sabi dito, magpasinsyahan sa isa't isa. Okay, mamaya gusto pong i-elaborate yan, pero tuloy po natin. Ngunit bago natin tingnan kung paano mapapanatili ang pagkakaisa sa Espiritu, ay dapat nating siguraduhin muna o siguraduhin muna nating alam natin kung anong klaseng pagkakaisa ang magbibigay ng halaga sa ating pagkatawag. Remember, maging worthy tayo sa ating calling. Ano yung calling ng Lord sa iyo? Sa akin po ay magpastor, maglingkod. Pero yun lamang naman po ay mga titulo natin sa church. May mga music team, may mga usherette, may mga Bible study leaders. So, lahat po tayo may part. And kailangan, yun naman po yung mga ministry po natin. Pero in general, tayo po ay anak ng Diyos. Pare-parehas lang po tayo. So, ano pong ibig sabihin ng unity of the Spirit? Ang sagot po ay nasa verse 11 to 13. Makikita po natin doon. So, verse 11, binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may maging mga propeta, ang iba ay ebanghelista, at ang iba ay pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal. So for us to be prepared. Saan? Para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. So we're talking about the body of Christ. Sabi niya, ang iglesia, the church. So, mahalaga po itong topic natin kasi we're talking about the growth of the church. Yung pagkakaisa, ang idudulot po nito ay yung ikatitibay ng iglesia, ng ating pong simbahan. At yung simbahan na tinutukoy dyan, in general po yan, lahat po tayo. We are the church. Amen po ba? We are the church. Verse 13, hanggang makamtan natin ang iisang yan, iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Take note of that too, mga kapatid, dahil ididiin ko po yun mamaya. Yung iisang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. Sino po yun? Sino po yun? Si Jesus Christ. So, for last point, gusto ko pong i-share sa inyo itong tatlong sangkap ng pagkakaisa ng mga Kristiyano. The three components of Christian unity. So, tatlong bagay na dapat meron po tayong lahat in common. Sa Efeso chapter 4 verse 13, ito ay hanggang sa maabot nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ng kaalaman sa anak ng Diyos. Hanggang sa tayo ay maging sakdal, hanggang sa tayo ay lumaki sa pinakasukat ng kataasan ng kapuspusan ni Kristo. So, unity of the knowledge of the Son of God. Kasi nabanggit po doon, kaalaman sa anak ng Diyos. So, we must know who Jesus Christ is. So, number one, unity of the knowledge of the Son of God. Number one point,
convictions about Christ. Warning. Ang problema po dito, kung hindi po natin kilala si Kristo, kung hindi po natin alam ang doktrina po natin about Christ. Diba? Verse 14 says, diba, sabi doon, pag hindi kasi natin alam, madali tayong matangay. We know everything about Christ and we keep on knowing Him every day dapat. Kung babasahin niyo po yung verse 14, doon po binanggit yung mga Kristiyano na madaling matangay because of lack of knowledge about who Jesus Christ is. So, pagka tayo po ay may convictions about Christ, alam po natin, isa po yung pagkakilalan po natin sa Kanya, then wala po tayong mangyayaring gulo o away po doon or discussion. Ang verse 13 ay tumutukoy din sa unity of faith. Kasi nabanggit po doon, di po ba? Pagkakaisa ng pananampalataya. So, ito po yung unity of faith. And ang number 2 ay confidence in Christ. Number 1, convictions about Christ. Number 2, confidence in Christ. Kaya dapat tiwala lang po tayo sa Panginoong Jesus. Verse 14, ito ay upang hindi tayo maging mga bata na sinisiklot at tinatangay kung saan ng bawat hangin ng katuroan. Ito po yung convictions about Christ. Ito ay sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao at ng kautusan na nag-aatid patungo sa mapanlinlang na kaparaanan. Ayan. So, dapat hindi po tayo basta-basta natatangay. We must know our Bible. We must know the Word of God. Dapat hindi po tayo matangay. Dapat tayo po ang nagtuturo ng daan. Dapat kabisado po natin ang Word of God. Yung verse 14, it also speaks of katusuhan. Kailangan, sabi dun sa dulo kasi, ito ay sa pamamagitan ng pandarayan ng mga tao at ng katusuhan na nag-aatid patungo sa mapanlinlang na kaparaanan. Kailangan po nating replace yun with love. O palitan ng pagmamahal or magkaroon tayo ng pagtutulungan. And for number 3, we must have common care for each other. So number 1, convictions about Christ. Number 2, confidence in Christ. Number 3, common care for each other. So tatlong C po yun. And ito pong pagmamahalan, pag-iingatan, at ating pong pagkakaisa, ito pong common care po natin sa bawat isa, kailangan po natin itong i-preserve. Okay? Ang tanong, paano natin mapapanatili ang pagkakaisa kung lahat tayo ay magkakaiba? Sa ugali, sa kung paano tayo pinalaki, kung paano tayo nahubog. Kasi sa church minsan, hindi nagkakaintindihan. May mga ganyang pangyayari. And it's not abnormal. Normal lang po yun. Hindi lang sa church, kahit sa trabaho, sa workplace, nangyayari po yan. Minsan may mga personalan, away-away, pero ang number 3 point po natin, we must have common care for each other. So ang question, paano natin mapapanatili ang pagkakaisa kung lahat tayo ay magkakaiba? Ang sagot po ay naroon sa verse 2. So, sabi doon, kayo'y maging mapagpakumbaba, yan, mahinahon, at matyaga. Magmahalan kayo at magpasensyahan sa isa't isa. Ito po yung tinatawag na dapat applicable po sa atin yung unity in diversity. So, bagamat tayo po yung magkakaiba, andun pa rin yung ating pagkakaisa at nami-maintain natin yun because we are humble. Matuto tayo pong magpakumbaba. Diba? Meron po ba tayo mga nakaalitan for the past weeks, days, months? Para maayos yun, may isa sa atin na dapat magpakumbaba. Amen? At pangalawa, maging mahinahon. Siyempre, diba? Kung meron tayong gustong ayusin, dapat sabi nga ni Sister
isang sister, hindi lang confrontation, dapat care-frontation at maging matyaga. Kailangan po natin i-model po yung pagiging industries po natin. Maging masipag po tayo. Lalo na po pagka medyo na-relax na po yung paghihigpit ng gobyerno, medyo kailangan po natin mag-double time dahil nalalapit na po ang pagdating ng Panginoon. Therefore, kailangan po natin mag-ministry, mag-share ng Word of God. At magmahalan kayo, ang ganda pa ng laso, magpasensyahan sa isa't isa. In that way, yung common care for each other will be preserved. Di po ba? So, I hope na manatili po, hindi lang po sa church natin, kundi sa mga different families, workplace, yung unity of the Spirit. So, yun lamang po. And inihiling ko po na pa, sa mga hindi pa po tumanggap kay Jesucristo at gustong nyo pong magkaroon ng buhay na walang hanggan, inaanyayahan ko po kayo na manalangin, banggitin nyo lang po itong prayers na ito, sumunod po kayo sa panalangin ito. Tayo po yung mako. Panginoon, sa oras na ito, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Naniniwala po ako sa inyo na kayo po ang Diyos at tagapagligtas. Kaya sa oras na ito, binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po sa kaligtasan. Dalayan ko po, Panginoon, tulungan po ninyo ako na sumunod sa inyo. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung kayo po ay tumanggap sa Panginoon, I would like to congratulate you na kayo po ay kabilang na sa pamilya ng Panginoon. And I encourage you na patuloy po tayong magpatuloy sa Kanya. Mananatili sa iyong dilim at sasambahin ta sa dakuhin. Mananatili sa iyong dilim ng masumpungan ta sa dakuhin. Mananatili sa iyong dilim at sasambahin ta sa dakuhin. Mananatili sa iyong dilim nang masumpungan ka sa dakuhin.